ano, first place in my category in the Masters Division. Kasi parang 35 in above yata yun. So, mga young pa yung mga kasali. Ayun. And, sa awal naman Diyos, nanalo naman tayo. Yun yan. Out of, I think, 22 countries yung sumali doon sa International Open Virtual Catrocrisyon na inorganize ng Sri Lanka. Ayun. So anyway, saan naman po siya yan? Ano naman po ba yung mga like paghahanda mo po? Like may lalong-lalo na dahil nga busy yung schedule mo at also marami kang mga syempre yung mga pinupuntahan at also marami kayong mga events sa ano sa Karatido. So ano naman po ba yung mga paghahanda mo po at the same time lalo na ngayong parang unti-unti na naman po tumataas yung mga kaso ng COVID-19? Ayun, I see to it naman na every morning, first thing in the morning, I always do some ano routine or exercises. At isa nga yung sa mga exercise ko, yung nakapag-practice ako ng kata. Since there's a regular international virtual tournament, so yung practice ng kata ko, na exercise ko na din as my daily routine, sinasali ko naman ito yun. Every the way naman na nanalo tayo sa competition. Ayun. Ayun, I do it din naman na ano, hindi yung competition, just for my personal exercise din. Ayun. So ngayon naman po ba, Ashian, yung mga bagong mga ano kanin po ba? Mga like mga bagong sumali sa Karatido dito sa Pilipinas or mga bagong mga players ka po ba? There's a lot of ano players naman from different picker branches nationwide. Mm-hmm. So this January, I think third week in January, we have the World Female Championship. So we're planning to send around siguro mga 20 female athletes. And one of them is yung female yung ano nga si Chi na kung saan nanalo siya sa nakaraang PESAP National Inter-College Championship. So naghahanda siya ngayon para doon sa World Female Championship na ang organizer ay from Malaysia naman. Malaysia naman. Hopefully, makapag-deliver tayo ng magandang ano, accomplishment doon. Anak mo ba siya yan? Si Chi, yun yung first daughter ko. Ah, yung first daughter mo. So, siya yung current national PESAP university champion. Ay, okay. So nagsasabay din po ba kayo sa training, Shian? Minsan, pag may oras, nagkakamayon kami ng ano rin. Ay, okay. So ngayon naman po ba, Shian? Lalo-lalo lang po. Dahil nakaka-curious din kasi parang tumataas na rin po ngayon yung kaso ng COVID-19, di ba? Parang mas... wag naman po sana na dahil nga sa Omicron variant. So ano naman po ba siya yung mga paghahanda niyo para dito? Like nung ayang ano po ng Karatido dito sa Pilipinas. Ayun, we encourage all the ano, yung our athletes and especially the parents to ano, yung di ba meron tayong booster na. Oh. To take the precaution. So that's ano eh. We can do nothing with the ano eh. Omicron. So yung PKL, ang ginagawa namin is to yung lang yung kailang immune system, do exercise, stay away from the ano yung crowded people, stay at home, then mag-exercise, yun lang siguro yung ano, kumain ng lusog na mga pagkain, kasi hindi natin alam kung sino yung nakakasama natin sa araw-araw eh. Tama. So we need to take care of ourselves, parang palaksin natin yung ating immune system. Ayun. So besides po doon no sa sabi mo po na women tournament Shihan na nalapit na naman. So ano po ba yung mga iba pang mga events na dapat abangan po ng mga aspiring or yung mga nakatutok sa Karatido dito sa Pilipinas? May mga upcoming events ka po ba or kayo po ng Karatido dito sa So may this year we have hopefully matuloy, so we have a face-to-face event na. We have yun. Two international event. One is the World Shitoryu Championship na gagawin sa Indonesia come September. Then, I think November na may World Goju-Ryu na gagawin sa Italy. So, that's the two biggest event na for this year na ano yun, face-to-face. Hopefully, kung okay yung ano, yung kamera ng mga travel, matanggal na yung travel restriction, so we can ano, participate. Tsaka yung matanggal din yung ano ng mga parent. Of course, we need to follow the ano din, yung safety protocols. Oh. Hopefully, matuloy yung face-to-face na yun. Kung hindi man, we have a lot of ano rin, upcoming events na i-organize ng PKL. Yung kagaya nung, this year is our 28th PKL Ponte anniversary.
So magkakamil kami ng kalipunan ng mga pagani o awards night. For those who deliver for the past 3 years, nag-deliver sa international tournament, so magkakamil kami ng awards sa lahat ng mga from the athletes, for the parents, for the supporters, at saka yung mga dojo, yung mga best karate school, athlete of the year, instructors of the year. So yun, by come June 4, that is the PGL 28th founding anniversary. So yun yung pinaka-highlight ni for this year. Either virtual siya or face-to-face. Let's see kung ano yung mangyayari sa protocol ng IATF. Ayun, sana nga po, no? Hopefully nga, Sheehan, no? Kahit nga dyan yung Omicron, ay sana ituloy-tuloy pa rin yung event at sana ay matuloy. Sana. Dahil nga, syempre, 28th founding yan eh. At also, di ba, nung di ba, Sheehan, mga ilang taon ka na po nung ilang taon ka na po nung nag-found yung ano nung nag-start yung itinatag itong karatido dito sa Pilipinas. I founded the PK when I was 19 years old. Oh, di ba? So plus 28 ayun, siguro siya. So yun, I'm now 46 going 48 by March. So almost 60% o 70% o 80% of my life devoted to martial arts talaga. Develop lang martial arts in the country. Oh. Not only in the country, but all over the world, we have branches din naman. And some of the, ano rin, o most of the international virtual tournament na pattern yun sa PKL. So most of the parang tayo naging consultant nun kung how we do it. Kasi when 2 years ago, nung kasagsagan ng pandemic, so, tayo kagad yung unang-unang gumawa ng virtual event dito sa Pilipinas. Ayan. So right after, yun, marami nang nagtanong, paano gawin, ano yung rules. So, yun. Ayun, so marami na, no? So, mabuti din yung Sheehan, di ba? Lalong-lalo na dahil parang hitting two birds at one stone lang yan, di ba? Dahil nga, dahil syempre, nagiging healthy yung mga kabataan, lalong-lalo na yung mga lahat naman no, ng mga edad nagiging healthy dahil nga syempre may mga exercise no, lalo na kapag nakasali diyan sa ano sa karatido, 'di ba? At also yun may mga events din at the same time, 'di ba? So malaking tulong din 'yun. Lalong-lalo na sa sports na dito lang hindi lang dito sa Pilipinas, syempre all over the world din. At maraming salamat din sa PKL, 'di ba? Thank you rin. Thank you for always giving us opportunity rin. Na ayun, ma-interview o magkameron kami ng ganitong interaction with the Star FM Radio. One thing pala, we have an upcoming event in tie-up with the, although under negotiation siya, or approved na in principles, so we have tie-up with the Robinson's Mall. So we will conducting or planning to conduct a summer camp, nationwide, with different malls. Tapos yung parang ano siya, summer camp with 2 batches siya, 10 sessions per batch. Tapos yung community activity niya, into magkakamera siya ng community activity na Inter-Robinson National Championship, parang gano'n. Ay, okay. So yung details, hopefully in details, may labas namin this month regarding doon sa magandang worthy activities with the Robinson. Siguro we can also tie up or be a partner yung Star FM Radio for the information dissemination. Oh. Ayun, so kailangan na abangan din yan, no? Sheehan, sana'y matuloy din. Lalo-lalo dahil nga malaking tulong to. Hindi lang sa mga, syempre, sa mga establishments at also ganun din sa mga, ano, sa mga aspiring na mga karatido at also makakatulong din sa kanilang mga physical health, di ba? At mental din at the same time. Yeah, tama. Oh, so anyways, maraming salamat Sheehan sa oras dito sa atin sa Star FM Bacolod. Ayun, thank you po. Thank you po. Abangan natin yan. Siguro magkakandak ulit tayo ng interview na naman kapag meron ng balita okay yan, di ba? Ayun. So maraming salamat po. At there we have it, Star Nation. Sana nag-enjoy kayo sa isang edisyon na naman ng ating Star FM exclusive.